Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update. Ito po yung mga kaganapan sa dalawa, mga Kaldab, na kung saan si Mengay nga po, nasa taping nga po ng Mains Goal. At kumbaga, nagbibigay naman po siya ng update sa kanyang social media. Kaya nga po mga Kaldab, huwag po kayong magugulat o magtataka dahil kumbaga alam nyo na yung pinupunto natin. At si Richard Polkerson naman po ngayon, nasa taping pa rin. At talagang 101% malapit nga po na raw ipalabas sa telebisyon ang kanilang teleserye ni Bea Alonso. Well, siguro naman po napanood nyo yung 24 oras na todo nga po talaga. Yung sabi nga ni Alden, malaking hamon sa kanya ang makasama ang isang Bea Alonso na dati-rati tinitignan niya lang, hinahangaan niya, pero ngayon makakasama niya. Ganon din naman po si Bea, mga Kaldab. Kung ano man po yung sinabi ni Tisoy, wala rin pong pinagkaiba. Dahil nga po yung startup ang pinakamalaking budget daw po ngayon sa larangan po ng teleserye na ginagawa po ng GMA Network, mga Kaldab. Pero kanya-kanya po tayong opinion ha, kung panonorin nyo o hindi. Hindi ko po saklaw yung damdamin at kalooban po ninyo. Basta sa akin, kung ano po yung ikasisiya ng Kaldab Nation, andun po ako para sumuporta. Kumbaga, kanya-kanya po tayong opinion, kanya-kanya po tayong pananaw. Ang importante lang naman, mga Kaldab, kapag, kumbaga, kung ano yung paniniwala ninyo, kung ano yung sa tingin nyo, dun po tayo, mga Kaldab. At sa mga nagko-komento po, may balita na po, mga Kaldab, na naglabas na nga po raw ng mensahe si Ma'am Alan. Pero hindi ko po yun masyado nakita, mga Kaldab, at hindi ko nakuha yung update niyan. Pero ewan ko lang, mga Kaldab, ba? May mga kumikomento kasi na meron na nga po raw. Pero ito lang po masasabi ko, mga Kaldab, sa mga true-blooded Kaldab Nation, huwag po natin masyadong husgahan si Ma'am Alan. Kasi sa totoo lang, nakaranas po ito ng depression. Real talk, mga Kaldab, nalugi po ang sirko, tapos namatay yung kumbaga malalapit pong sa kanya yung mga pamilya po, malapit na malapit sa pamilya ni Ma'am Alan na namatay, di po ba? At syempre yung bago niyang negosyo na nagsara, hindi pa po ata nakakabawi, napilitan na magsara. Kaya kumbaga hindi nyo naman hilingid sa inyong kaalaman na nagkaroon po ng COVID si Ma'am Alan. At sabi nga po ng isang true-blooded Kaldab Nation na 8 Bulaga Management o part ni Bossing at ni Pauling ang sumagot ng ospital ni Ma'am Alan. Real talk to, mga Kaldab, kaya malaki ang utang na loob niya sa mag-asawa. Kaya kung ano man po yung utos ni Pauling sa kanya, talagang gagawin at gagawin niya. Di po ba? Kaya lang intindihin po natin, mga Kaldab. At sa part naman po ni Ibyang, well, wala po tayong magagawa kasi panalo po yung manok nila eh. Kumbaga, talagang kung magsalita, iba na. Ito yung sinasabi ko, mga Kaldab, na kapag nakatapak na sa isang posisyon, medyo magaslaw na nga po at hindi na po talaga masasabi natin na katulad ng dati na mainhin. Po ba ngayon talagang, well, may pinagmamalaki na naman po dahil uupo na nga po sa Kongreso ang kanyang anak, tipo ba? At doon naman po kay Mengay na sinasabing 3 to 5 years, doon pa lang mararamdaman yun eh. Tipo ba na mukhang malabo. Ang tagal pa nang aantayin, ilang taon na po si Congressman Spotted, tipo ba? At si Mengay naman po, kung titignan nyo eh. Well, hindi ko po sinasabing ano ha, mga Kaldab, sa akin lang, kung ano yung mga naglalabasan sa social media, kung ano po yung mga komento, doon lang po tayo. Kumbaga, pwede naman pong mag-research, di po ba? Huwag po tayong padalos-dalos. Gayong, alam nyo na yung ibig nating sabihin dahil
puputaktihin po tayo na ngayon ng mga main fanatics at mga army. Hindi ko alam, makakaalda ba? Alam ko, kumbaga nagsisimula na po sila, sabi nga ng mga army, mga true-blooded Aldab Nation, nga, nasa na yung sinasabi ninyong matatalo, di po ba? Kaya nga po, okay lang mga kaaldab, kumbaga ano man po yung sabihin nila, eh hayaan lang po natin, kumbaga wag na po natin, kumbaga, ibig kong sabihin, patulan. Alam nyo naman po kapag pinatulan natin yan eh, lalong manggigigil yan. Yan ito yung tipo ng mga tao na kapag hindi mo pinatulan, eh kumbaga tumatapang lalo. Pero pag pinatulan mo naman, iiyak-iyak. Kaya huwag na po natin patulan dahil parang babae ito. Kumbaga ngawa na ngawa sa social media. Hayaan lang po natin sila. Kumbaga yung tipong, kumbaga kanila yung panahon ngayon eh. Buba, hindi naman po pwedeng sabay-sabay yan. Kanila ngayon, sa makalawa naman po sa atin. Di po ba? Importante lang mga kaaldab, eh yung mga update para kila Mengay at Tisoy. Well, totoo po mga kaaldab. Sobrang nami-miss ko po itong tandem na to. Na nakikita po natin yung dance floor na tuwing Sabado. Nagpe-perform minsan mga kaaldab. Kaya po, maraming nalulungkot. Maraming mga mamis, maraming mga titas ang nagtatanong kung kailan nga po ba talaga ang balik ng real life couple sa Itbulaga o ang pagbabalik ni Richard Folkerson Jr. Tignan po natin mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, sobrang busy talaga ni Tisoy. Lalabas lang siya para sa TV commercial, balik agad. Ganun po talaga ka ano. Kabisi etong si Richard Folkerson. Well, pasensya na po kayo. Medyo nasamid tayo. Ulitin ko mga kaaldab sa mga true-blooded Aldab Nation, sa mga nagmamahal po kala Mengay at Tisoy. Ano man po yung mababasa ninyo, ano man po yung makikita nyo sa social media, eh ano nyo lang, deadmahin nyo na lang. Real talk to mga kaaldab. Ang dami po kasing tao na galit na galit sa Aldab Nation, gusto nilang patumbahin, gusto nilang pabagsakin. Pero maging kampante lang po tayo, maging matatag. Alam nyo naman po na, kumbaga, nasa likod naman po natin sila Mengay at Tisoy. Hindi lang po ngayon makagalaw, sabi ko nga po sa inyo, dahil may mga teleserye at si Mengay naman, eh, kumbaga, may ginagawang taping. Tignan lang po natin, basta ang importante lang naman mga kaaldab, eh laging suot ni Mengay yung sing-sing, di po ba? Doon pa lang panalo na po tayo. Ulitin ko mga kaaldab, maging matatag na lang po tayo. Yung mga katanungan ninyo mga kaaldab, isa-isa po natin sasagutin yan. Basta mag-iimbestiga tayo ng gusto patungkol po sa Aldab.